ang lahat. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sabing sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahon tayo'y inalipin, nang ngalan niya'y ating sambitin. Paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumairin. Patuloy po tayong magdasal para sa ating komunidad. May ilan pa rin ay nasa banig ng karamdaman dahil sa coronavirus. Sa mga namatay, sumalangit nawa sila. At sa mga may sakit pa, patuloy ang ating mga dasal upang sila'y bumalik sa tamang kalusugan. Magkakapatid tayo, bumubuo tayo ng isang komunidad ng Poong Senyor. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyo paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi na inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyo kapag kayo napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong mga pinapanginoon. Mang-alipin ang kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo.
Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katwiran. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay din pumanig, noong kami sa lakay na kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulun na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami noon ay natangay na niyong agos, naano sa karagatay tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos noon ay nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat ang poon ay papurihan pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad natin ibon sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya na ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupang langing, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababaya ang pasukin ng kanyang bahay. Kaya may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Tinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalaan ng kanyang Panginoon sa sambahayan ito upang magbigay sa ibang mga alipin ang kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At simulan niyang bugbugin ang ibang mga aliping lalaki at babae, kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga hindi tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan pa ng maraming bagay at ang pinagkakatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy po tayong nagdadasal sa mga namatay, sumalangit nawa sila na mga tayan, tayo nakikiramay. At sa mga nasa banig ng karamdaman, patuloy po ang ating mga panalangin gumaling sila. Ang ating mga pagbasa, pagpili, sapagkat ang ating buhay may moralidad. Kasamaan ba sa unang pagbasa, pinapaalala ni San Pablo sa komunidad sa Roma, hindi na po tayo sa kasalanan, sa pita ng laman. Naakit ka dyan, nahahata ka, pero yan ay kasamaan. Alalahanin mo na iniligtas ka, tinubos ka ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Tinubos ka niya. Kaya hindi na tayo sa kasalanan. Huwag ka nang kumampi sa kasamaan. Kung hindi tayo'y tumalima, tayo maging masunurin sa tinalo na ang kasalanan ng kagandahang loob ng Panginoon sapagkat sa kanyang kabutihan, tayo'y naalala niya at iniligtas. Sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, pagpili din, may alagad, tsak na parurusahan ito. Wala yung ating Panginoon. Ako maghahari-harian. Pagsasamantalahan ko kayo. Aabusuhin kayo. At iinom, kakain, magpapakasasa, magpapakasarap. Lahat ng aking kapritsuhan sa aking layaw, masusunod. Kung yan ang pananaw mo, sarili mo, kung ano ang magpapabigay ng komportable o alis sa'yo, kung ganyan ang utak mo, sa dulo po ay parurusahan ka. Pinagpala ang lingkod, ang alipin, na imbis sarili ang atupagin, kapakanan ng kapwa lingkod niya. Wala yung Panginoon. Iniisip niya yung kalagayan, ang kondisyon, ang sitwasyon, kung paano makakatulong, kung paano magbibigay ng lakas noob, kung paano aangat sa buhay. Pinagpala yung lingkod niyan. Kung ganun ang mentalidad. At pagdating ng Panginoon at darating siya sa oras na hindi inaasahan, bigla-bigla, doon magkakaalaman. Kaparusahan sa mga masasama. Ngunit yung masinop, yung masipag, yung maasahan, yung inaabangan ang pagdating ng Panginoon, laging handa siya kasi gusto niya, kahit hindi nakikita, ay ginagawa niya yung kalugod-lugod. Maraming pinagkatiwala sa kanya, dadagdagan pa. Kung sino pa ang binigyan ng marami, ay bibigyan pa ng maraming responsibilidad. Hindi lang responsibilidad ito, kasi yung pagkatiwala, yung puso, yung loob ng Panginoon ay ibibigay sa kanya. Pagnilayan po natin ito, mga kapatid. Sa tulong ni Maria, Miyerkules po ngayon, ina ng laging saklolo ni San Jose, nawa po, tayo maging lingkod na ang kalooban ng Panginoon ang ating isinap sa puso at ang tuwa natin ay ang pagtutupad, ang ikaliligaya ng Panginoon. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalig tayo sa Diyos Ama habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan.
at mga pagkabalisa sa buhay. Tugon po natin, bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handa magbigay sulit na kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo na may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mapuso sa iyong pagdating sa nihin ng aming pinagkakabalahan. Inihiling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkalo mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin na may alay ng iyong bigay, upang kaming dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagay niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw, lalong-lalo na si Father Raymond Acuña. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Langin tayo. Ama namin mapagmahal, gawi mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo pang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan ng sadyang makapangyarihan nung ikay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus.
Ngayon kayo nilulunhati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan na ilumang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing, at sa tulong po ni Ema, kami takagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at niyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nila mga pangako ng sa binyag na ikalang-ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sagisag ng